Hello guys, welcome to my vlog. Ramadan po kasi ngayon. Ito po si ano, si Abdul Aziz. Kasamahan po siya sa trabaho. Ito. Pupunta po tayo sa doon sa masjid ba 'yon? Masjid. Masjid po ang tawag doon. Pero hindi man niya convention lang para sa iftar. Iftar party. Sabi ko nga sa kanya, kung pwede bang ano, mag-vlog doon, maipakita din natin yung ano, yung naging tradition sa tuwing Ramadan. Every month 'yan. Every month of Ramadan. Oo. Yung naging pagkain, pagkain, mga niya, tapos tignan natin kung ano yung mga ginagawa nila doon at kung ano yung mga naging nakasanayan na pag ganitong Ramadan. Ayun. Para makita din natin yung mga kapatid po natin, mga Muslim, kung ano yung ginagawa nila dito sa bansang Saudi. Ano guys? Maya, tingnan natin guys. Marami sa akin ang tatawag ng Panginoon, Panginoon, sa araw na iyon, hindi ba sa pangalan mo, nagsigawa kami ng mga himala, sa pangalan mo, nagsipaglayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo, nagsigawa kami ng kamahamang kabalaghan. Yan daw po yung para pagpo nila, bisikleta. Ito po yung kasama natin sa trabaho. Humingi na kayo ng nerd. Sugo na alipin at lingkod ng Allah. Ang salitang alipin, para malaman nyo, ay ibinitigit ng Allah sa mga umabot sa mga matataas na antas na katulad ng kagalang-galang ng mga alipin ng mga amen. Kagalang-galang ng mga alipin ng mga dakilang mga propeta at sugo. So tatanggapin natin kung tayo ay nasa background ng pagiging Kristiyano, hindi tayo sa background ng Buddhist. Sasaksihin tayo na si Jesus, anak ni Maria, ay isa sa takilang sugo ng Allah. Hindi lang siya propeta, hindi lang siya sugo, kundi kabilang siya sa mga takilang sugo ng Allah. Kasi meron 124,000 na mga propeta, at out of 124,000, meron 350 na mga sugo. At mula sa 350, meron mightiest or greatest Messenger of Allah, kasama si Noah, kasama si Abraham, kasama si Moses, kasama si Jesus, at si Propeta Muhammad, siya ang pinakapinuno ng lahat ng mga propeta sapagkat sa kanya nagtatapos ang pinakasagka ng lahat ng mga propeta, alayhi salatu wassalam. Ang pangangalaga at ang kapayapaan ay suma kanila. Sa kapanahon na natin ngayon, sakop tayo ng katuruan o sambayanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi. So ipinagpatuloy lamang ni Propeta Muhammad kung ano man ang naiwan ng katuruan ni Jesus. Kaya nakalimutan natin isa sa dahilan kung bakit nasamba ng mga Kristiyano si Jesus dahil siya ay nilikha ng kahimahimala sa pamamagitan ng isang babae, Berhen. Kung si Adan ay walang ama at walang ina, tayong lahat ay merong ama at merong ina. Kung si Eva ay galing sa lalaki, si Jesus naman ay galing sa babae. Ito yung apat na pamamaraan ng paglikha ng Diyos sa tao at hindi natin pwedeng sambahin ang mga nilikha.
si Adan, tignan natin yung malahimalang pagkakalita sa kanya. Galing sa lupa, mula sa clay, inugis ng ganap na kaanyuan, at pagkatapos, inihinga ang espiritu mismo ng Allah kay Adam, kaya siya nagkaroon ng buhay. So, malahimala. Isang malahigante. 60 arm length ang tangkad ni Adam. Noong kapanahon na ni Adam, mga higante ang mga tao. Pagkatapos, mula sa kanya, bilang himala, ay hinugot nilang tadyang at nilamnan at naging isang higanting babae. Ito si Eva. At nung nagsama sila, katulad din ng pinagbulan nating lahat, galing sa isang paris na babae at isang babae at lalaki. So, hindi natin ang pansin, malahing malahing pa, paano yung unla ay magiging isang batang sanggol sa sinabukunan? Kasi sabi ka pala, mismo sa inyong sarili, tignan nyo kung paano kayo nilikha mula sa isang tubig na walang kahalaga-halaga. Galing lang tayo sa isang lusaw na tubig na pumasok sa sinabukunan na walang kahalaga-halaga. Pagkatapos, nung lumaki na, nagmataas at kinalaban mismo ang Diyos na naging isang tagapaglikha. Nakalagay sa banal na Quran, wala pang microscope noong unang panahon, ha? Ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad at ihihinga ang Espiritu dito sa, ibig sabihin, sa punlang ito na nabuo. Kasi dinamitan ang mga malalambot na mga buto ng laman at pagkatapos ay naging isang panibagong nilikha. So ito yung description sa Quran. Paano malalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang human development sa embryo ng isang babae? Kung hindi ito galing sa kalangitan, akala natin hindi ito malahimala. May mga tao, minsan ang anak nila puros babae. Kung sino magkaanak ng lalaki, pero ayaw na naman hindi ba sa magkaanak. Minsan puros lalaki naman. Minsan naman, babae na laki, minsan ang isang tao, kahit na gumasa sila ng milyon-milyon, hindi sila nagkakaanak. Ang lahat ng ito ay batay sa himala, kapangyarihan at kagustuhan ng Allah. Pagkatapos yung huling katibayan ng pagiging Diyos at tagapaglikha ng Allah at kanyang pagiging kapangyarihan, lumikha siya ng tao na nagmula sa isang babaeng berhel. Bumaba siya ang Gabriel, dala-dala niya mula sa Allah ang espesyal na espiritu at iniihip sa bukas na dibdib ng Birheng Maria, at ang pag-iihip ay umabot sa kanyang sinabukunan, yung laman noon ay nabuo at yun ang naging batang sanggol na si Jesus na walang pagtatali na namagitan. So lahat ito yung malahimala sa kapangyarihan ng Allah. So ito yung mga nilikha ng Allah. Hindi natin pwede isang balik ng mga nilikha. Meron ba panirang pikaito sa Diyos o lahat kapakadali? Hindi na lahat kapakadali. Isang tingin naman ako ngayon ng nilikha. So hindi natin pwede isang balik ang mga nilikha kahit na anong kamamaraan ang pagkakalikha sa kanila. Kung sa Jesus ay nilikha, meron nilikha sa kanya. Hindi ba sabi niya nung nasa cross, bagamat hindi naniniwala ang magsusin niya sa Jesus ay napakos ako sa patatay, sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So meron siyang sinasambag Diyos. Hindi mismo sa'yo ng Diyos. Ako ay Diyos. At the same time, sa tayo nagkakos, kapatid, so ito natin pwede sambagin ang mga nilikha kung si Jesus ay sugo, meron nagsugo sa kanya. Kaya ang kaligtasan sa ngayon, tanggalan natin na wala tayong sasambahin kundi ang tunay at bukod sa isang tagapaglikha, walang Kristo, walang tatlong persona, walang anak ang Diyos, walang pamahiin, walang pagsamba sa mga... Sa kabila! Ano? Mali! Sa mga inkanto,
So, Jesus ay para laban sa mga Israelitas, hindi para sa mga Kristiyano. Walang mga Kristiyano nung kapanahon ni Jesus. Batay sa Biblia at batay sa Quran. Lumitaw lamang ang salitang Kristiyano nung wala na si Jesus sa daigdig. At ang nag-invento nito ay ang laban. Siya ay isang rock.
siya ay isang rahmuni, siya ay isang propeta at sugo, kaya isa sa title niya is Rabbi, Master. So hindi lahat ang matamag sa akin ng Master, Master ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang sinumang nagsisitalima. Gusto niya i-discuss yung tungkol sa Encanto. So next week na lang yun, yung tungkol sa Encanto. So hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Rabbi, Rabbi, Master, Master ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang sinuman na nagsisitalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa lahat. Yung submission to the will of my Father who is in heaven. Submission to the will of God. Magpaparapo ko sa kanya. So pag i-translate ko siya sa Arabic, ibig sabihin, kung sino man yung nag-Muslim o yun ang kahulugan niya. So pagkakapasok naman kayo sa kaharian ng langit, sabi ni Jesus, kapag kayo ay tumalima sa kagustuhan ng Diyos, yun ang kahulugan ng salitang Muslim. Lahat na makababasahin tungkol sa kahulugan ng salitang Muslim, tungkol sa Islam, basahin lahat ang lugay nun. Ang ibig sabihin ng salitang Muslim, ang sinumang isinuko, tumalima sa kagustuhan ng Diyos, ang nag-isang nagtatangkita. So yun ang kaligtasan. Kaligtasan sa Biblia ay kinakailangan maging isang Muslim. Diba? Kaya, ano ang pagkakaiba ng Christianity sa Islam? Ang Christian o Christianity ay hindi tinuro ni Jesus. Ano talaga sa harapan? Kasi, ang bawal ng sutra, bawal kasing dumaan ang isang tao kapag nagdarasal. Tulad ng bawa. Halimbawa, yung sutra, halimbawa, hindi sila dadaan sa gitna mo. Doon sila dadaan sa, ibig sabihin din sa sutra. Doon sa lakas sa sutra. Yes, kapatid? Hindi ba sinabi ko na kanina, pag mga dito rin nakalagayan niya? Ganito kasi yun, si Jesus, babalik siya sa dulo ng panahon kasi siya yung ipapatay ng Antikristo. Pero hindi ba yung judgment day? Kasi sa bago dumating, siya na maging paksa natin ito, bago magkuno ng taigdig, pamumunuan ni Jesus ang mga Muslim. Magiging Muslim ang buong daigdig sa dulo ng panahon sa pamumuno ni Jesus. At ang gagamitin niya ay ang Quran at ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng panahon, at walang sino man ang makakapatay sa Antikristo kundi si Jesus. Pero lilitaw muna ang Antikristo bago dumating si Jesus. At magkakaroon ng matinding pagsubok. Kasi yung mga non-Muslim, sasambahin nila yung Antikristo pag ito ay dumating bilang Diyos. Nagtataglay lamang ng isang mata. Siguro napapansin nyo yung mga sign ng mga iisa natin ang mata. Yun ang sign ng Antikristo na darating, iisa lamang ang kanyang mata, at yung kabilang mata ay natatabunan ng laman at parang nakalaylay na ubos ang mata niya. So yun yung Antikristo na sasambahin ng mga non-Muslim bilang Diyos. At yun ang pinakamatinding pagsubok sa lahat ng sangkatauhan. Ibig sabihin, pag sinabi mong Diyos ang nag-iisang tagapaglikha, wala siya sa loob ng kanyang creation. Hindi siya nakapaloob sa kanyang nilikha. Siya ay hiwalay at nasa kataas-taasan. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Diyos ay narito sa daigdig. Hindi pwede. Siya ay hiwalay. Wala siya sa loob ng creation. Wala siya sa loob ng kanyang nilikha. Yung may mga number na, kasi kung may parehas kayo dyan, sige, may mga number na. Kasi yung naipamigay kasi, yung dapat sa mga ipamigay na napansamang na ipamigay.
kasi nagkaroon lang baka nung kapano ni Propeta Noah, yan ay nabura. So sa kapanahon ni Propeta Abraham, ito na yuyaan yung tahanan ng pagsamba sa Allah. After 40 years, itinayuri ni Abraham ang Baitul Maqdis, yung Jerusalem, Bethel. So mga sagradong lugar yan. Ibig sabihin, ngayon, ang pinakabali, kapag ang mga mananampalataya, kapag sila'y magsasagawa ng pagdarasal, ay humaharap sila sa Kaaba. Balita na lamang kung hindi mo alam yung direksyon o maulap o ano pa man, napunta sa isang lugar, hindi mo alam na wala kang compass, okay lang. Pero kung sakali, kinakailangan harapin mo kung sa yung direksyon ng patuhulo sa mga kasi mong kaharap kasama yun sa kondisyon para nagkabi na yung pagdarasal. Sino ba itagta sa mga kamay dyan sa worker? Yes, kapatid? Sino pa yung mga nagtaas ng kamay? Sino ba may tanong? Okay. So, pakialo ka po sino yung gustong maligtas pagkatas yung mga kamay? Insha'Allah, hililing ko sa Allah na lahat kayo at tayong lahat ay magmana tayo ng paraiso at buhay na walang hanggan, insha'Allah. Pati ang ating mga magulang, ang ating mga asawa, ang mga anak, at ang lahat ang magpula sa ating saling lahi hanggang sa dulo ng panahon. Amin. So ngayong oras na ito ay tinatanggap na palang pananangin ng mga nag-aayuno. Mangyari lamang ay isama niyo ang ating mga kapamit sa sangkakauhan na sana'y makabilang sila sa magmamana ng paraiso bilang gabay ng Allah. Amin. Yes, sino pa may tanong? Yes, pwede lang tingin naman. Yes, sino pa may tanong? Yes, kapatid. Sermon kanina. On Friday, Hutba. Ang sermon ay batay sa kung ano yung mga nangyayaring sululunin sa kapaligiran. So, tulad sa isang community, may mga nakita yung imam na mga problema, lahat-lahat. Especially na ngayon, ang sermon lahat tungkol sa Ramadan. Ang sino lang magsagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na taitin sa kanyang sarili, na umaasar siya sa gantimpala para rito, ang lahat ng kanyang kasalanan ay patawarin. Lahat ng kanyang kasalanan. So, yun yung mga ilang sa mga benepisyo ng pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, yun ang sermon. Pero actually, yung general ng mga sermon, kung ano yung nakikita ng mga sulira rin sa kapaligiran. Baliban na lamang sa mga particular ng mga okasyon, so ibinabatay nila sa mga particular ng mga okasyon ang tinatawag ng mga sinesermon nila. Yun ay bilang pagpapayo, binibigyan ng pagpapayo ang mga Muslim na panapili nila ang kanilang pagsamba, ang kanilang pagiging Muslim. Huwag silang susuway sa anumang ipinag-utos ng Allah at panapili nila yung pagkatakot. Ibig na sinasabihin ng pagkatakot sa Islam, matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Allah, sundin mo ang ipinag-utos niya at iwasan mo ang ipinagbawal niya. Yun ang ibig sabihin, no? Matakot ka sa Allah. Nakuha na lang. Yes, masyala na barakallah. So, magdasal na yung mga Muslim, dinidinig yung mga panalangin, mayroong oras, itasin na yung mga kamay niyo. Huwag mo na kayo magbeso-beso, magkwentuhan, isama niyo ako sa panalangin. Pati lahat ang narito na sana yung magsama-sama tayong lahat sa paraiso, kasama ng ating mga mahal sa buhay, at ang lahat ang magbula sa ating saling dami. Amin. Okay. Ya, kalau 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 kal
Ya,